What's up mga Lodi? Bale, ito yung setup natin ah. Sa gagawin natin na fake skin tattoo tutorial natin ito. Bale, kagabi ko pa ito dinikit. Tinransfer ko yung stencil kasi medyo nabubura pa siya. Madandaan nila lang natin para magawa natin. Bale, ang ginawa ko, kasi kapag ito lang fake skin lang, parang matigas. Nilagyan ko siya ng 2-layer, 3-layer ata to na 2-layer na tissue para pag inano ng karayom to para siyang balat, medyo nagba-bounce konti. Tapos ito yung natin, diyan tayo maghalo ng ink from dark to light. Tapos tissue natin, gloves. Ito mga cartridge needle ko, ito yung mga nagamit ko na sa mga natatuan ko. Bale, kaysa naman itapon, at least magagamit natin to sa fake skin. Kaya tinabi ko siya. Tapos ito, kung nagtatanong kayo kung ano to, dishwashing liquid to, Joy. Ito yung ginagamit para madaling mabura. Kunyari, nagline ka dito, tapos dumumi yung mga gilid, may mga itim. Para madali siya mabura, lalagyan mo niyan. Panlinis ba? Pero hindi yan ginagamit sa totoong balat ah. Hindi yan yun. Dito lang, sa fake skin lang mga Lodi. Ito yung machine natin. Ito. Pen type cartridge. Dalawa siya. Isang liner, isang pang shader. Yan. Okay, simula na natin. Hello mga Lodi. Baligan to unang step natin. Ito yung color palette natin. Tatlo lang yung pag nagba-blacking gray ako, tatlo lang. Yung iba kasi madami. Pero ako kasi tatlo lang, tansyahan lang ba. Kumbaga, kung ano yung style ko, yun yung ipapakita ko sa inyo. Kung paano ako magtato, ganyan. Kaya, ganito ginagawa ko kasi. Lalagay muna ako ng tubig. Diba kuya, kung saan kayo sanay, pwede nyo gawin. Pero ako kasi dito ako nasanay eh. Tapos isi-shake mo yung ink mo. Ang gamit ko pala dynamic ink. Yung dynamic ink lang na hindi siya super black Yun lang yung gamit ko na ink. Kasi doon ako sanay sa kanya na lalagay mo yung ito yung solid black. Ilalagay mo siya dyan. Tapos sa pangalawa, dalawang patak tapos isang patak. Ganyan ako mag black and gray. Bale, ito sa una, ito yung solid black mo. Tapos ito yung pangalawa, ito yung medyo gray, dark gray, tapos ito yung light. Ito dalawang patak, ito isang patak. Ganun ako mag ganun style na rin mga Lodi. Okay. Lalagay na natin yung RCA cord sa pen type natin. Bale, itong gamit ko is 9RL. Kita ba? Saan? Ito pala, dito pala. Bale, ito 9RL to. 9RL na needle. Ito. Ayun ang gagamitin natin. First time ko lang gagawin to. Kasi hindi ako dumaan sa ganito for fake skin. Ginawa ko, nanood lang ako ng YouTube. Tapos nakita ko kung paano siya magtattoo sa fake skin. Tapos yun, ginaya ko lang din para sa inyo, para Tagalog version, ganun ba. Bali ako, newbie tayo sa fake skin mga Lodi. Newbie lang tayo dito. Sa totoong balat dun tayo marunong. Hangin kasi ito. Hello mga Lodi. Sensya na. Salita o lang salita, di pala na record. Putik. Tay tayo dyan. Naumpisaan ko na. Bale, ulitin ko na lang. Dito na lang tayo mag-umpisa ulit. Baba. Bale, ganito kasi yung lining niya nabura na eh. Bale, point. Ang gagawin kasi pag lining kasi ganito.
point A to point B. Ganun lang. Parang ganito. Point A. Point B. Epic fail tayo, Lodi. Kanina ko pa yung umpisaan, tapos di pala na-record. Ganun lang. Sundan nyo lang lagi yung sinasabi ko na ano, point A to point B. Kanyara yan. Point A. Point B. Yan. Medyo newbie tayo sa ano, Lodi. Fake skin. Ngayon lang kasi ako nag-fake skin. Hindi naman kasi ako dumaan dito eh. Hindi ko naranasan tong fake skin. Diretso na ako sa ano. Diretso na kasi ako sa tao talaga. Ngayon lang ako nagtattoo ng fake skin. Bale ganito. Tinama. Point A. Point B. Ganun lang. Point A. Point B. Baka ginawa ko tong video na to para sa mga kapatid nating artist, mga newbie, para maintindihan nyo kung paano. Kasi minsan bakit pag naglining ako hindi pumapasok agad, mga ganon. May mga ganong issue kasi. Baka ito, sundan nyo ulit ako ha. Point A to point B. Ganun lang lining natin lagi. Ganito yung technique ko. Ewan ko sa iba. Yung iba kasi iba sila maglining eh. Ako eh ganito eh. Point A. Point B. Ganyan kasi ako maglining. Malakas yung machine natin ha. Yan, ganyan ako maglining kasi. Ewan ko sa iba. Yung iba naman technique kasi iba-ibang style. Hindi tayo pare-pareho ba? Yan, ganun lang mga Lodi. Tsaka pag may nagpatato sa inyo na masyadong madetalye, huwag kayo magpanik. Yung iba kasi pag di na alam yung gagawin, nagpapanik na ganun. Huwag ka magpanik. Huwag ka matakot. Ganun ba? Ganito ha, tignan nyo ha. Point A. Point B. Ayan yung mga basic rules na natutunan ko sa sarili ko lang. Kasi wala naman akong ano eh. Wala naman akong naging mentor. Sarili ko lang eh. Wala naman nagturo sa akin ito. Kumbaga ako, nanood lang ako. Nanood lang ako dati. Kasi dati, na-apprentice ako sa isang tattoo shop. Kumbaga doon ako natuto ba. Hindi nila ako tinuruan eh. Kumbaga, nanood lang ako. Pinanood ko kung paano sila nagtatato. Ganun lang. Kasi pag gusto mo, tsaka nasa dugo mo talaga, nasa puso mo, wala imposible. Lahat magagawa mo eh. Oh, wala. Minsan, sasabihan niya ako ng tatay ko dati. Bakit eh nang ano mo? Imbis na mag-aral ka, ganyan. Imbis na ano. Bakit trabaho pang-addict yung napili mong gawin, ganyan. Eh, dito tayo masaya, Lodi. Aba, dating ng panahon yun, medyo natuwa na yung airpot ko sa akin. Kasi kumikita na tayo, ganun. Kumikita na tayo malaki. Yo, yun. Sabi niya, ayos pala yung ganyang ano. Okay. Eh, yun ang ano eh. Kumbaga, payo ko sa inyo. Kung anong gusto ng anak nyo, supportahan nyo lang. Sorry ah. Nuubo kasi ako. Pasensya na sa boses ko. Ganun lang paglalining. Basic principle lang ngayon yung tinuturo. Para basic principle ko. Yeah, ko sa ako mismo. Kasi technique ko talaga ganun eh. Ngayon na eh.
Ganun lang oh. Point A. Point B. Ganun ako eh. Ganyan lang ako magdato eh. Kumbaga, dyan ako nasanay, Lodi. Point A. Point B. Ganun. Ayan lang, Lodi. Tsaka, dapat, kung magtatattoo kayo, huwag niyong mamadaliin. Take time. Take time lang. Kumbaga, one step at another lang. Ganun lang. Huwag yung, kikita ako ng ano, magkano singil ko nito, 5,000 to. Kailangan, bili, ako pinakamabilis matapos para, ano, puta, 5,000, ano, 5,000 lang, ilang oras ko lang ginawa. Ganun. Hindi ganun. Pag ganun ang mindset mo, hindi ka gagaling. Although, hindi ka gagaling na sa kasabihan, hindi gagaling, hindi ka matututo. Kailangan, pagka nagtato ka, bawat gawa mo, pagkatapos mo magtato, bawat gawa mo, titingnan mo siya ulit. Kumbaga, pag-aaralan mo kung okay na ba to? Saan ba ako nagkamali nito? Ganito, Lodi, ulit ah. Point A. Kasi yung lining niya pa ganito eh. Ewan ko kung kita sa video ah. Point, pa ganyan yung lining niya eh. Yan, point A to point B. Pwede ka dyan. Pwede ka dun diretso. Yan. Point A. Point B. Ganun. O, diba? Para malinis yung lining. Malinis yung ano mo. Pagkakalining. Tapos to. Mahirap kasi yung design. Medyo nabubura. Point A. Point B. Pero pag mga pro, pag mga pro na yung gagawa, talagang malulupitan. Kagaya nung idol ko, yung kuya ko. Kuya ko pala. Grabe, lupit. Ayan, point A. Point B. Point A. Point B. Point A. Tsaka kanina kasi nabura yung video nung pag-umpisa. Pinapaliwanag ko pala ito pala. Naglagay ako ng tissue dito sa ilalim. Ito. Two layers plus itong black tissue na gamit ko na to. Para pag pag ito lang kasi, fake skin lang, matigas. Kaya kailangan, meron siyang patong sa ilalim na malambot para magbabound siya, para siyang balat. Yun. Nakita ko lang din sa YouTube. Ginaya ko lang. Kung ano yung napanood ko, ginaya ko lang, in-apply ko lang dito sa ginagawa ko ngayon. Sana mag-success tayo nito. Hindi sana tayo magkamali. Yun lang, magkamali, no? Fake skin na lang, kamali pa. Tay tayo dyan, Lodi. Nauubo kasi ako, Lodi. Ano lang, pay. Point A. Point B. Ayan. Medyo tayo. Medyo... Point A. Point B. Pagka ano, lahat naman tayo, di naman tayo perfecto. Siyempre ako, nanggaling din naman ako sa hindi marunong. Lahat naman tayo. Kumbaga, tulungan lang. Tulungan lang tayo. Kasi naranasan ko rin yung time na
nagtatanong ako kung paano yung ganito, paano yung ganyan, tapos sinagot ako na alamin mo, turuan kita, bayaran mo ako. Ayun eh, ginanon ako nun eh. Hindi ko nasasabihin kung sino, pero naging ano yun, motivational sa akin yun. Hindi ako naging ganito kundi dahil sa kanya, kasi dahil sa sinabi niya, na-motivate ako eh. Na sinabi ko sa sarili ko na pag ako natutuwa ko, hindi ko gagayahin yung ginawa niya na sinabihan niya ako na ganun. Hindi ko gagayahin yun. Baga, pag may nagtanong sa akin, tuturuan ko din. Kailangan mo maging mabait sa kapwa. Yan, point A. Ito, mahaba to, Lodi. Medyo mahaba to. Yan, point A. Pero pag newbie ka pa lang, natatakot ka mag-lining ng mga, pwede mo naman putulin. Pwede mo siyang putulin. Pero kailangan, kailangan pag pinutol mo siya, siguraduhin mo hindi puputok yung balat. Basta pumutok yung balat, yari tayo dyan. Hindi. Mamaya na natin lilinisin kasi makalat pala ito magtatoo dito sa ano, fake skin. Naninibago ako eh, para akong newbie. Grabe. Naninibago talaga ako, di pera biro ah. Sa balat, andali lang eh. Mabilis tayo magtatoo pag balat, pero pag dito na, wala, parang ano, mahirap na eh. Pinurasa mo, may naiiwan eh. Ayos lang din naman. Hindi naman. Tapusin natin yung lining na ito para mag-shading tayo lang di. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-shading ng ano, detailed, mga ganun. Paano mag-shading. Yung napanood ko sa YouTube, magaling na. Magaling siya mag-ano, mag- tawag na ito. Magaling siya mag- ay, hindi na pala. May mga time na kailangan mo liningan, may mga detail na kailangan mo liningan, may mga detail na hindi kailangan mo liningan. May mga ganun eh. Kasi minsan, lining ka ng lining eh, pati mukha, nilainingan mo na. So, ang nangyari, pag-shading mo, nagmukha tribal yung mukha, Lodi. Puta, hirap dun. Sa shading mo, mukhang tribal na yung mukha. Ano ang mahirap doon, Lodi? May mga artist na pinagpala eh, na tawag na ito, pinanganak sila inborn na eh. Baga pag-aok nila ng machine, talagang kala mo ang tagal na nagtatato eh. May mga ganun ako nakikilala, grabe eh. Mga lodi talaga, mga idol. May mga ano, yun ang mga tinatawag na extraordinary people.
tinatawag na ano eh, extraordinary. Tipong kakahawak lang ng machine eh, putik, grabe na eh. Ganyan lang Lodi, tatandaan nyo lagi, point A to point B. Pag nagtatato kayo, lagi nyo akong iisipin na tumatak sa utak nyo, BD Works. Ay, point A to point B yun. So, joke lang Lodi, napatawa ko lang yun. Para may kwenta naman yung content natin. Kasi, karamihan nagtatato kasi, tahimik eh, hindi mo makausap, grabe. Kumbaga, di ka makapasok sa mundo niya eh. Oo, kasi habang nagtatato ko, madaldal talaga ako, Lodi. Maingay ako. Yung iba, pag ibang artist, hindi mo makakausap. Pag naglalining sila, halos di nahihingay. Kunyari, mahaba. Paano kung mahaba lining mo? Eh, di patay ka na, di ba? Lining. Hirap nun, pre. Lan, chill lang, pre. Chill lang. Parang ano lang. Ayan, yung iba, ganito eh. Ito, wala na. Di ka na nakahinga, di ba? Inuubo pa ako. Putik na yan. Pero may panlasa pa naman ako, Lodi. Inuubo lang, ha. May panlasa pa naman. Mahirap nun pag wala na. Tayo-tayo dyan. Shoutout nga pala kay paring ano, kay paring J. Ruiz. Sabi niya, shoutout pro siya. Yung mga tropa. Shoutout sa inyo, mga Lodi, ha. Tapos, shoutout nga pala kay Mosong TV. Yan, pinsan ko yun. Meron yung, ano, may channel yun. Mosong TV. Ginagawa niya doon, nagluluto. Mga ganun. Cooking, ano yun. Cooking show. Cooking ng ina niyo. Mga ganun. Joke lang lang. Yan. Yan. Pwede kayo mag, ano, mag, kunyari, mahaba. Tiyento. Kasi may tendency kasi na pag sobrang haba, hindi nyo na maano. Kunyari, naglining kayo, mahaba, kunyari, ganyan. Tapos pag ganyan mo, huminto ka. Pag hindi ka marunong pa, ang mangyayari nyan, pag gumaling yan, puputok yung balat dito banda. Nasa, nakita nyo ba, yung nasa dulo ng needle ko? Ito. Iyan natin yung video, ha. Ito. Puputok yung balat dito. Magkakabilog yan dyan. Pag hininto mo yan sa gitna. Pero may technique. Gagawin mo. Yari yan. Putol na, di ba? Mag-umpisa ka dito. Mababang karayom lang. Mababa. Mababang, pinakamababang karayom mo. Hanggang sa palubog na. Tapos yan na. Tutuloy mo na siya. Ganyan. Ganon, Lodi. Diba? Ganon siya. Mababang karayom, tapos lulubog mo na. Dandan lang. Yan. Tapos ako kasi minsan pag di kumapit masyado, binabalik ako kayo. Pero, yung tusok mo nun, mababaw lang talaga. Kailangan kasi maingat ka eh. Kasi, ano yan eh. Balat ng tao yan eh. Dito, okay lang magkamali. Kasi fake skin to eh. Pero, pag nasa totoo ka na, magingat ka. Kasi, makakasira ka ng balat. May mga kilala naman ako na artist na marurunong sila. Alam mo yung tipong meron kasing mga artist na ano eh, feeling nila sobrang galing na nila, ganyan. Yung alam mo yun, yung gawa mo para sa'yo sobrang ganda na. Parang grabe, ano na ako, pro. Ganun ba?
Tapos, pag tiningnan siya ng artist din na marunong, mas marunong sa kanya, syempre, may mabupo na. Uy, yung ano mo, ganito, ganyan. Siya naman, magagalit. Maraming ganyan sa group kasi admin ako sa Filipino Tattoo na Facebook group. Ano ko doon, admin tuloy. Moderator pala ako doon. Si Boss Maki Leal yung ano namin na admin. Ganun. Pag ganun, Lodi, bilang artist ha, pag may pumuna sa'yo at nakita mo yung gawa niya na mas magaling siya sa'yo, dapat matuwa ka. Dapat ka matuwa. Kasi, tinuturoan ka niya in a way na pinupuna niya yung gawa mo. Dapat matuwa ka. Dati nga, nagtattoo ako. Share ko lang yung ano ko ha. Nagtattoo ako. Tapos nakita ni, kung kilala nyo, si Kuya Ricky, Santa Ana. Kasi dati nag-apprentice ako sa shop niya eh, sa Skinworks eh. Nakita niya. Sabay, ano yun eh. Bali ko yung linya, mga ganon. Kasi, sabi niya sa akin, ano yung lining mo, ayusin mo. Kasi, baliko, sabi niya, baliko yung lining mo. Pag-aralan mo paano mag-lining ng tama. Manood ka pag magtatato sila kuya Bing mo, manood ka. Sabi sa akin, di ako nagalit. Yung narandaman ko, parang ano ba, natuwa ako ba na may pakialam siya ba? May pakialam siya sa akin, parang oh, salamat, ganyan kasi ano, parang nararamdaman ko na parang kuya ba na may pakialam siya sa akin na may sa ginagawa ko ba, gusto niya ako matuto. Kaya doon ako nagpursige na matuto. Kasi dati kung alam niyo, dati ang hirap. Napakaswerte ng mga artist ngayon kasi alam nyo bakit? Hindi nyo naranasan paano magkasa ng karayom, paano mag... Yung pag sinabing kasa, paano gumawa? Kasi yung binibili nyong karayom, kunyari ito, nakaano na eh. Nakasolda na eh. Nakasolda na yan eh. Kasi kami dati, yung kapanahuna namin, kapanahunan eh, putik, ang tanda ko na talaga eh, oh. Kapanahunan kasi namin, nag-uumpisa ako, talagang ikaw mismo magsusulda. Ikaw gagawa ng karayom mo. Alam mo yan? Kukuha ka ng soldering iron, punta ka sa mga patahian, bibili ka ng karayom doon, yung pinakamaliit, nakalimutan ko na yung tawag eh, may tawag doon. Sobrang liit na karayom nun, talaga. Pero may butas siya sa dulo. Pero sobrang liit. Pinakamaliit. Ganun dati. Tapos ihilera namin yun sa kahoy. Meron kaming kahoy eh. Parang may ukit na siya. Bako, uukitan mo siya eh. Ganun eh. Grabe, ang kalat ng kalot pare. Skin, ano, fake skin. Naubo pa ako. Sorry sa ano ha, ubo ha. Naisip ko na ako, tapos inuubo. Buti na lang, may panlasa pa. Hindi man tayo tinatabla ng COVID pre. Tibay tayo eh. Pinapatawa ko lang ang mga lodi. Pero focus lang. Yung focus na ano ha. Tinuturo ko yung focus na hindi iwan pamilya. May maniwala doon. Puta, hirap yun. Focus tapos iwan pamilya. Tayo doon. Hindi magandang focus yung ganun. Sabi nila kasi sa akin, ah, napanood ko kasi sa YouTube. Joy, ay ano? Dishwashing liquid daw. Kaya ayan yung ginagawa ko ngayon.
Joy. Eh, wala namang ibang ano eh. Ang kilala ko lang, Joy eh. Wala tayong alam na ibang disquashing na ano eh, malupit eh. Ang kilala ko lang, Joy, isang parak. Michael B. Grabe oh. Mamaya, pag natapos ko to line eh, hugasan ko siguro to. Ang dumi eh. Grabe oh. Oh, hindi ako sanay ganyan eh. Pag nagtato kasi ako sa balat, talaga malinis eh. Na ano, walang ganyan na naiiwan na ano. Ang dumi lodi. Siguro, kaysa mabura yung skull, mamaya, i-detail ko na to. Hindi ko natatapos sa ibang lining na ito sa taas. Kasi makalat, baka mabura yung ano. Baka mabura yung mga detail. Okay lang naman kahit mabura yan. Kasi pag artist ka, ito pa isa sa number one rule. Kahit wag mo iisipin na sobrang galing mo na, sobrang lupit mo na mag-tattoo. Kami, marurunong na kami mag-tattoo, pero karamihan sa amin nagdo-drawing pa din. Nagdo-drawing pa din kami. Ako sa digital ako nagdo-drawing, digital art. Sa mga sa papel ganyan, nagdo-drawing din ako. Wala ginagawa. Huwag mong iisipin yung marunong na ako, magaling na ako eh. Bet ko pa babalikan yung papel, di ba? Ganun yung iba eh. Ganun eh. Wag. Sa pagtatato, lahat tayo, hindi pa tayo marunong, hindi pa tayo natututo. Yung mga professional nga eh, nagdo-drawing pa eh. Talagang malulupit na. Nagdo-drawing pa yun. Kasi alam nila na kailangan pa nilang matuto pa. Ganun yun. Saka huwag kang magiging mayabang. Hindi yung iba. Kasi ako, tulad niya sabi ko, moderator ako sa group na Filipino Tattoo. Shoutout sa Filipino Tattoo ah. Moderator ako doon. Lahat ng klase ng artist nakita ko doon. Nagko-comment. Nababasa ko yung comment nila. Pag may nakita silang pangit na gawa ay nilalait nila na ano yan, parang Monty Paklong na yan ah, mga ganun-ganun ba, mga ganun lodi. Oo, magaling ka, marunong ka, dami mo subscriber sa YouTube, pero respeto wala ka. Yun tayo, ang galing-galing mo nga, hindi ka naman marunong rumispeto. Bakit? Sa laban ang galing. Nung nagmula ka rin naman sa di ka marunong ah. Diba? Baga, lumingon ka sa pinanggalingan mo. Hindi yung lalaitin mo yung mga hindi marunong. Para mawalan sila ng pag-asa na ano. Hindi. Mas maganda tulungan mo sila. Mas marami, mas masaya ba? Ganun yun. Huwag mo, yung iba parang iniisip nila, pag natuto to, kalaban sa negosyo to. Magtatato na rin to, no? Dalagdag, dami na namin nagtatato. Kalaban to sa negosyo. Ganun mindset ng iba eh. Bakit pag tumanda ka ba, abang buhay ka ba magtatato? Darating yung panahon, lalabo mata natin, manginginig yung kamay natin. Hindi na tayo mapagtato. Diba? Mas masarap sa pakiramdam. May naturuan ka. Tapos, ano yung tawag nito? May naturuan ka, tapos sabay pagtanda mo, lilingunin ka nila, uy, yan yung dyan ako natuto. Kaya ako naging magaling dahil dyan. Kaya ginagawa ko to eh. Para inspirasyon sa iba, para gawin nyo rin sa iba. Kasi ako, yun nga, tulad ng sinabi ko eh, ano eh, nagpaturo ko tapos sinagot ako na alamin mo, bisahin. O kaya gusto mo matuto,
Bayaran mo ako, tuturuan kita. Ganun. Kaya tumatak sa isip ko yun, Lodi, totoo lang. Nasabi ko, pag may, ano, may gustong matuto, lumapit. Tuturuan ko. Dati may tinuruan ako, kaso nag-addict. Nabulat siguro siya, nakahawak na siya ng maraming pera. Nag-addict, Lodi. Pinabayaan ko na, Lodi. Pangit yan. Ayoko lang kasama ganun. Ayoko lang ganun kasama. Hindi porkit marami ka ng pera, mag-aadi ka na. Hindi, ano yun? Magumagawa ng ganun, Lodi. Mga ano yun? May hina desisyon sa buhay. Mga may hina desisyon sa buhay. Hindi nila ma-handle yung ganun pressure na ano. Kasi pag nagtatoo ka kasi, tapos gumaling ka na, marunong ka na, siyempre dadami pera mo. Kada December, lalo na pag December, no? Dami mo customer. Para may pinatago sa Metro Bank. Di ba? Ganun pa iramdam eh. Parang ano eh. Para may pinatago eh. So, i-drawin mo na lang. Ganun ang nangyayari, Lodi. Pero, ngayon, pandemic, mahirap buhay yan. Grabe. Mahirap talaga. Sa totoo lang, ang hirap magtattoo sa fake skin. Grabe. Hindi ko talaga ito napagdaanan. Ngayon lang, sa mga nakakilala sa akin, simula dati, nakita nyo ba ako nagtattoo sa ganito? Hindi ko na daanan ito, puti. Dati, diretso ko balat. Lahat ng mga tambay dito, pinagtatatuan ko lahat. Libre. Pero ngayon, hindi na pwede libre, no? Okay. Mahal ng gamit, pre. Tapos libre lang. Lugi. Naman, hindi naman ako mahal maningil. Sakto lang. Hindi pa naman ako ganun kagaling kasi. Hindi kagaya nung kuya ko na talagang lupit. Grabe, galing eh. Sa totoo lang, ngayon ko nga lang nalaman, may kuya pala ako. Na may kapatid pala ako na ano, totoong kapatid ba? Share ko lang. Kapatid pala ako. Dati napapanood ko lang sa ano yan eh. Maalaala mo kaya? Hindi ko kalain, buhay ko ganun pala. Maalaala mo kaya din? Grabe. Talaga, ang hirap talaga, Lodi. Damapakali eh. Nabuburay oh. Ano ba naman yun? Papaganahin ko na naman yung ano ko na ito. Instinct. Wala na, bura na, Lodi. Officially. Nakita ko pa pero wala na, bura na yun. Instinct talaga papaganahin ko na ito. Ayoko nagtatato ko ng ganito eh. Bumura. Instinct na lang to. Base
Basic Instinct. Movie yun ah. Panood nyo na ba yun? Ganda yun. Basic Instinct. Ganda yung movie na yun. Nakapanood nyo. Basic Instinct. Search nyo. Ganda lang. Madaming tumangkad na bata doon. Palabas na yan. Grabe. Tumangkad talaga. Grabe Lodi. Ang dumi. Ano ba to? Pero nakikita ko pa naman. Nakikita pa naman Lodi. Kita pa naman natin lahat, Lodi. Sabi kasi sa YouTube, dampi-dampi lang. Ganyan lang daw yan. Yan. Sabi, napanood ko lang yan eh. Dampi-dampi lang. Down na lang. Putik. Bura na, Lodi. Instinct na lang to, Lodi. Pinapagana ko dito, ano na lang. Instinct. Sabi naman, di ko kalahin. Ganito pala kahirap mag-fake skin. Buti na lang, hindi ako dumaan na sa ganito. Grabe. Ganito pala, bubura siya. Asawa ko, balak niya mag-tattoo sa ganito. Papanoorin ko yun. Ayan na. Ayan ako sa wakas. Natapos ko din yung mukha. Ayong ano. Magilid. Gamitan natin ang Joy. Joy. Ayan. Grabe talaga. Linisin natin ha. Mahirap maglinis Lodi oh. Grabe. Ang dumi. Ang dumi niya. Ang dumi siya Lodi oh. Ganito pala, no? Kailangan pagkatapos natapos to, hugasan ko to. Para malinis. Ayan, no? Mga ano siya eh. Tinta. Dumi siya. Bagay, okay lang yan. At least, naranasan ko na magtatoo ako sa ganito. Na ganito pala. Grabe. Mahirap pala, no? Ito na naman problema ko, eh.
ano eh, kumakalat. Makalat siya eh. Bale, magpapalit tayo ng mamaya ako nagagawin yung ano. Unahin ko na yung mukha. Mahirap to lodi pag ano, nabura. Unahin natin yung mukha.